Sa mga buluhain, basta gabi na. Oh, bakit? May lakad ka ba? Wala ka ba lakad, ha? Uy, basta gabi na. 9:53, 7 more minutes before the hour of 10 o'clock on a wonderful evening of Tuesday. Bilang-bilang ng araw, mga pangga. At meron daw na ano, magkakaroon ng public announcement ulit ng ating Tatay Digong. Anytime now? I don't know. What's up, people? Kamusta kayong lahat? Maligayang pakikinig po. And welcome, welcome to the show, yeah! Sa mga bagong pakinig lang, welcome, welcome. Sa mga kanina pa, welcome back, Balakubang. What's up, Ketsap? Maligayang pakikinig po sa lahat. Hello po, ayan ha. Sa mga nilalang na ngayong gabi ay kapiling natin, hello po, ha? Si Mimay, sabi niya, i-stab mo na. Oh, one day ka hindi pa lang sinistab na ako. Mimay, huwag na ko talaga. Huwag tago ka muna, baka mahanap ka ng virus. Tawag na, 8721-2429. 8721-2429. 8721-2429. 8721-2429, mga pangga. Tawagan niyo kung magkwentuhan tayo. And, ay, nako. Dami ko na mabasang ano ngayon, yung mga realization post na. Are you reading them? Or you're just skipping them? I'm reading them. Mm-hmm. I just finished reading. Let me talk in English, no? Because, you know, basta. Kumalat to online eh. Pero kung sino man nag-ano nito, gumawa nito, no? It's a harsh reminder that this can happen and it's already starting to happen unless, 'di ba? As a population, we devise a way to discipline ourselves. So, sabi dito, na-repost lang ito kung sino man gumawa nito, napaka-brilliant. Sabi niya, hindi tayo kayang buhayin ng gobyerno. They are pulling strings just to sustain the needs of for this month. Businesses cannot keep up with the system for a long time if you do not listen. And the government is forced to extend the lockdown for another month or two. Baka wala na kayong balikang trabaho. Permanent bakasyon na ang marami sa inyo. Mapapasama at mararamdaman ng Pilipinas ang global recession big time. Masaya pa ngayon. Hintayin ninyo ang week 3 hanggang week 4. Marami na sa atin ang hindi makatulog na mahimbing. Gugustuhin ninyo na bumalik sa paghahanap buhay dahil ubos na ang laman ng ATM at ng ref ninyo. Kung lumobo ang cases at mapuwersang mag-extend ang lockdown indefinitely dahil sa katigasan ng mga ulo, kahit damo dyan, sa bakod ninyo, iisipin nyo talaga kung paano iluto. Very true, ha? Hindi tayo pwedeng magbuhay pensyonado ngayon. Filipinos out there should be slapped with the truth. Hindi gumagana ang simpleng pakiusap sa mga tao dahil nangingibabaw ang idea ng sasaluhin ng gobyerno lahat. The truth is, talagang hindi kakayanin yan for an extended time. Businessmen will not continue to donate millions to help dahil gagana din sa kanila ang principle of self-preservation. Magpapasiguro din sila that they have more than enough. Baka sakali mauntog ang mga ulo at magkusa ng sumunod. Kung hindi, you will have the government choose between two evils. Let the majority get infected and just bury the dead or have all of us go hungry inside our homes. Very brilliant, no? Matakot na kayo, ha? Tama na, ha? Tama na, kaurat na kayo, ha? Ha? Tama na! Ha?
nga, madali. 8-7-2-1-2-4-2-9. 8-7-2-1-2-4-2-9. Tawagin nyo kadali, 8-7-2-1-2-4-2-9, mga mangga. May caller tayo, parang Tresha. Hello, Tresha. Hello. Hello? Hello, hello. Ang hina. Hello. Hello? Ang hina pa. Ayan, okay na. Yan. No? Ano bang gamit mong telepono? Landline o lang line? Landline. Saka landline. Landline? Oo. Talaga? Yes. Anong, ilan taong ka na? 28. 28, arte mo ha? Ganun talaga, Papa Jackson. Lakas naman eh. Ayun na. Ayun na. Ayan. Tsaka patay, patay mo yung radyo. Okay. Hello. 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 Hindi ko marinig eh. Hello. Papa Jackson, may share ako. Teka lang, ating hina. Kukunin ka ng virus. Ayan ba yun? Ha? Ayan, okay na po. Yan, o. Si Tresha ay 28 from QC. Kamusta naman kayo dyan? Sa inyong mga, sa inyong tahanan. Walang kwenta yung ano. Oo. Hindi ko kailangan marunig dito yan. Oo. Hindi ko kailangan. I have read that online and I'm not her defender. But you cannot use my show to propagate more hate. Yes, okay. Sorry. Tatahiin ko yan. Anong ginagawa sa buhay ni Tresha kung walang lockdown? Kain-kain, tutulog. Kahit na hindi lockdown, kain-kain, tulog-tulog ka lang? Yes. Oh, lupit mo. Syempre. Bakit? Eh, walang magawa eh. Hindi, wala kang trabaho? Wala, lockdown eh. Hindi mo naintindihan yung tanong natin? Lasing ka ba? Sabi ko, anong ginagawa mo kung walang lockdown? Pairing thing eh. Hindi, dito lang po sa bahay. Ah, sa bahay? Kain-kain, tulog-tulog pa rin. Wala kang trabaho? Wala na. Bakit? Nag-resign na ako. Tinanggal o nag-resign? Nag-resign. Gusto naman kasi Papa Jackson layo ng trabaho. Saan ba yung work mo? Makati. Umuwi ka Quezon City? Ah, talaga? Yes. Nako. Anong work mo sa Makati? Ano, sales associate. Sige nga, paki-spell mo nga yan. Dali ha. Gano'ng kakatagal lagi sales associate? Actually, almost 2 months lang. Kasi seasonal. November to December. Ah, okay. Yung mga plan. Plan 99, ganon. Plan 99? Ha? Ano yung plan 99? Ano ba? Diba, anong binenta mo ng 2 buwan? Ah, okay. Ano, mga high-end na mga bags and shoes. Imported. Totoo ba? 2 buwan ka lang, seasonal? Yes. I'm from, pwede kong magitin yung... Huwag mo ka mag-English, ha? Hindi mo pa na-i-spell associate. Spelling mo muna, kakakamag-English sa akin. Kasi hindi ko alam English niya at spelling niya. Isawa ka na? Oo, kakakasal lang. Oh, Zeus! Wow! Kakabalik na nga ng Amerika na itong 20. Yung mister mo? Mm-mm. Ay, yung Amerikano? Pinoy, Phil-Am. Ay, blue eyes? Sundalo. Ha? Blue eyes? Sundalo. Ba't ganyang kakausap mga gulo? Blue eyes ka ako, sundalo? Sorry, nagkasalubong tayo. Ayoko naman sa Earth. Pabalik na lang pag wala ng COVID. Ako, sarili ko sa bahay. Sige, Blue eyes. Yes. Blue eyes na sundalo. So, Amerikano yun, tanis. Ah, blue-eyed soldier, ha? Wow! Talaga? Ano kayo nagkakilala? Ano, biniro ko lang siya dito sa... Kasi dito kami sa may apartment. Nakasam mo? Sa may... Ano kami? Sa may apartment. So yung may-ari ng bahay namin.
uuwi ng Amerika. So, nagbiro lang ako. Sabi ko, baka naman may papakilala ka sa akin doon. Ay, ang galing! Mm-hmm. Yung iba nagbili ng t-shirt. Baka may t-shirt na maluwag, ha? Bilan mo ko. Ikaw, nagbili ka ng Jojo Wain. Malupit. Iba ka talaga. Nako! Ayan, happy kunin mo ngayon ba yung taguan ng mga itatago ko lang ito, baka mahanap ng iba. Eh, di ko na pinakawalan. Sabagay, no? In love ka. Actually, nang problem eh. Ay, hindi ka in una. Love? Hindi. Mm. Na in love naman. Oo. Lakasan mo, tukulin mo na kamay. Ay, sorry. Ayan. Oo. Game. Na in love naman. Oo, tapos? Neto lang, nung bumalik na siya. Hmm. So, ganito yung share ko. Oo. So, naging kami. Oo. December 2018. Oo. And then 2019, so... Patay mo yung radyo. Ilang beses kang pinanganak? Ha? Ilang beses kang pinanganak? Yung, ano, wala akong pakialam, patay mo yung radyo. Ayan na, kayo na. May feedback ko. Tapos, oo. Oo. So, nangyari, di ako ginakaban lang ako. Huwag kang kabahan, oo. Mm-hmm. Okay, so ito na. So nangyari na pinag-aral niya ako, sinaportahan niya. So yun. Hanggang sa one time, medyo nag on and off kami. So nag-work ako. Sa spa, kasi therapist din ako. Yun. Then may na-meet ako isang guy. Then, nagtagal kami halos 7 months. So may jowa ka sa Amerika, may isa ka pa na-meet na guy. Bali, parang on and off naman kasi kami. Parang wala akong pakialam, basta dalawa jowa mo nun. Ha? Hindi. Kasi ganito rin ang nangyari yung sa kanya. Kaya kami nag-on and off, nalaman ko na sa kaibigan niya rin, yung hiningan ko ng, yung biniro ko, tinanong niya kasi ako one time. Sabi niya, oh, kamusta kayo ni ganito? Sabi niya. So sabi ko, okay naman po. Sabi niya, kayo na ba? Sabi ko, oo, kami na. Sabi niya, oh, kailan lang? Kasi sabi niya, magkaibigan lang kayo. Ginanon niya ako. So, nag-expect ako na kami. Hanggang sa... Ba't mo tinanong? Tayo ba o hindi? Baka naman di talaga kayo. Kami, no. Ayun ang expect ko, kami na. O, syempre, mabata ako. Tapos siya, may oldie na. Ganyan. So, ayun nangyari. Medyo na, sabi ko, yun yung mga sagutan natin, ganyan-ganyan. Tapos ang ending, malalaman ko, friend lang pala tayo. Tapos nag-aalo ka pa ng kasal. Tapos, sabi niya, yun. So parang yun na, naging on and off kami. Kasi yun na, one time, nakamita ko ng guy. But the problem is, he's a married man. So may jowa kang kano, mayroon kang kinakabitang Pinoy. Parang ganun na nga. Ganun na parang, o yung ganun talaga? Ganun talaga, ganun na. Ulitin ko ha, may jawa kang kano, may kinakabit ang Pinoy. So ganun. Okay ka pa? Wala kang karamdaman, hindi ka inuubong. Hindi po, natuyuan na ako ng tao sa likod. Wala akong COVID ha. Wala akong tinanong, Diyos ko, pag inubo ka, COVID ka na agad. Tingin lang yung ayan. Wala akong panggitin niya mga yan dito. Yung iba, nagpapanik lang yung iba. Oo nga, sabagay. O si yun na yan mo sila. Ayun nangyari, sa loob ng 7 months, lahat ng yun, kumbaga sa kanya ko naranasan. Abang may jowa kang kano, may nararanasan ka sa Pinoy. Pero yung yung sagutin mo yung tanong. Ano yun? Abang may jowa kang kano, may nararanasan ka sa Pinoy. Actually, wala namang... Hindi naman kasi talaga kami, hindi pa naman pala talaga sure na kami. Habang may jowa kang kano, may nararanasan ka sa Pinoy, yes or no? Wala. Wala kang jowa? Pinoy lang. Okay. So, hindi naman kasi talaga alam na kami na pala yun, ganyan. Bakit hindi ka sure kung kayo nung kano? Ano bang usapan ninyo? Paano kayo nag-uusap? Yun nga, through video call. So, nag-uusap kayo parang... mutual understanding na talaga. O, di parang kayo. Ayun na nga. Pero mayroon pang Pinoy.
Pero hindi pa yun. Ano? Kasi nung nalaman ko nga na sinabi ng kaibigan ko na, hindi pa, sabi niya, kaibigan lang kayo. Ganun na niya nga ako. Anong mararamdaman mo? Ba't di mo tinanong? Tinanong ba yung Amerikan? Ano sabi niya? Sabi niya, ganun daw muna yung tingin niya. So, tapos may paalok-alok pa siyang kasal. Pero nag-usap pa rin kayo? Sa ngayon. So, sa utak mo ay kayo? Oo, kami. Pero sa kanya hindi. Kaya, nung nalaman ko yun, doon parang nag-focus na muna ako sa Pinoy na nandito. Tama, sa Amerikano, yung utak mo, nung kayo pa rin ng Amerikano. Oo, yun yung unang akala ko kami Pero nung... Siguro ang ganda-ganda mo, no? Kamukha ko si Brianna. Di ba? Tapos? Tapos, ayun. Dito sa... Kasi parang 1.5 years siyang hindi naka-uwi since nang nag-meet kami. Kasi 2 days lang kami... Parang 1 week lang ata kami simulang nag-meet kami. 1 week lang kami nag-usap-usap. Kasi nag-work ako sa mall noon. Kaya wala rin something, through messenger lang talaga. So, hanggang sa, yun na, nung dito na sa Pinoy, nandito. Dito ko naka-focus. So, itong si Married Man, ewan ko ba, parang ang sarap i-shoutout Subukan mo, para mamurak at mababaan. Dali. Well, you cannot use this show para mang blackmail eh, but manira naman. Oo. Kaya nga, parang gusto ko lang siyempre. May matanong ko sa'yo. Sige, tanggal na natin yung idea ng Amerikano, kunyari wala. Pero, ba't ka pa may maging kabit ng Pinoy? I don't know. Hindi ko na feel. Parang yung nahulog kasi isang tao, pero yun yung hindi mo kaya explain na parang, okay, sige, love kita, sige. Bahala na maging kapit ka, ganyan. Kasi, alam ko yung sitwasyon ko, pero kumbaga parang nag-take list ako. Sige nga, try ko. Parang ganun. Tapos, nung, alam mo yung nasasaktan ka na, shit, dapat sakto. Uy! Anong sabihin niya, baka kunin ka ng gobyerno ngayon, uy? Tapos sabihin mo na, dapat akin yung time mo, ganyan. Bakit sa'yo, kabit ka, tanga ka ba? Yun na yung na-realize ko doon. Teka nga muna, diba? Last 2018 lahat nangyari ito hanggang 2019, diba? Mid-year, tama ba ako? No. Yung kami ni American para 2018. Paano pagkasabi? May. American. tapos, May. May 2018. So ito naman si Married Man is May din. So hanggang mga February ng mga 2019? Ito kasi nangyari, parang nagkahiwalay kami ni Married Man, nung bumalik yung asawa niya from US din. Yun! Hello! Shout out! Kamusta? Wow! then, ayun, hindi naman kami naghiwalay, as in, kasi sabi niya, makipagkita pa rin ako sa gagawa lang ako ng Siyempre, kabit ka ganun, tatakas lang, tas kung, di ba? Kaya nga, nangyari diba, ito. Isisex ka lang yan, kabit ka eh. Ano mang habol sa'yo, di katawan mo. Ganun kaka-cheap at gusto mo yun. Sakit na? Okay lang, kasi... Yan. Maganda yan, ha? Ang sagot mo ay okay lang. Ano pa magagawa? Ganun na nangyari. Sa bagay. Apir. Charge ko, apir. Baga na lang, charge experience na lang. Ano yan? Charge to? Experience. Of course, bilingin mo nga yan. Hindi ko alam spelling yan. Ito pa. Ito pa nangyari. Nung, diba, December
December 11, dumating yung wife niya. Nung nandito na ako sa bahay, December 12, ginulat naman ako ni American, bumalik dito sa bahay ko. Ang lupit! Diba, imagine mo, ang pagitan ng dalawang lalaki sa buhay mo ay tulog lang. Wow! Kahapon lang Pinoy jowa mo, di ba? Ngayon Amerikanong wala kang balak pakasalan, pero dumating sa bahay mo, I'm sure may nangyari. Ay, hindi pa, syempre. Syempre, oh sorry na. Eh di yun nangyari, syempre kita ko sabi ko hello, naisip ko rin yun, isip ko lang. Ang malapit pa pala nun, magkasabay sila ng flight ng wife ni ano, ni Merit Ban. Galing, ah. Tapos, nagulat ako. Ah. Nagulat ako, syempre, mag-arrest day ko kasi na time. So, nangyari, sabi ko, halak ka. Hindi ako, syempre, di ako makapaniwala. Nung, di syempre, di ba, on enough naman kami ni, ano, ni... ni American. So, hindi alam ni Pinoy na kone-contact ko pa rin si American. Kasi in case na iwan niya ako, di, may ka, parang may, okay. May Republican sa, Republican ako. So, tawan-taway malandi, oh. Sige lang, oh. Ko, eh, kwento mo yan, ang gagawin natin, oh. Hmm, gaya payag, oh. Tapos ayun, nung, syempre, nung yung nakita ko si American, medyo, umano, syempre, yung feelings na... Ano pa yung feelings? And they called it puppy love. In the bright and crowded room. Parang ibang kanta na to. While the music has begun, I drink the memories in the gloom. O, tuloy. So, nung nakita ko siya, syempre, yun na nga yung pakiramdam mo, parang na guilty ka. Tapos sabi ko, hindi mo pala dapat deserve yung ginaganto, yung ganyan. Tapos syempre ako, sobrang ano rin, sobrang guilty yung ano, tapos naiiyak nung nakita siya. Sabi ko, dapat hindi ko pala ginawa sa'yo to, ganyan, ganyan. Tapos kasi siya, yung family ko, mas boto sa kanya. Yung ano ba, yung pinime nangyayari sa inyo, di ba? Oo. yung Amerikano? Wala, yun wala. Wala. Bakit? Eh, ilang araw lang siya eh, dito. Walang nangyari? Ganito kasi, nag-work ako sa mall, di ba? Oo. Oh, so, nangyari, hatid sundo sa bahay. Lakas mo, hindi ka marunin ni Hepe. Oh, so, nangyari, hatid sundo sa bahay. Biglang umuwi rin siya sa province kasi kasal ng kambal niya. So, syempre, wala. Tapos isa pa, sabi niya sa akin, nire-respeto niya. So, sabi niya, after wedding, ganun. Yun ang plano niya na gusto niya talaga. So, yun ang nangyari. Hanggang sa dapat February, uuwi na siya. So, nag-extend siya ng hanggang March. Itong... So, hanggang March magkasama kayo. December 12 hanggang March. Oo. Walang nangyari? Wala. Hanggang March? Ang March, syempre, after wedding. Pero yung kabuuan na nandito yung Amerikan, nagkikita pa rin ba kayo ng Pinoy? Hindi na, hindi niya ako maka... Hindi ako maka... Hindi na mamura Ilocano eh. Uk! Sabi ko, uk! O, tapos? Ayan, sorry, Ilocano rin siya. Ay, naku, huwag ka magbigay ng maraming clue. Baka sampalin ng business yan, malamang siya. Wala na, sa Amerika na siya. Oo, oh, yan mo, tapos? Tapos, ayun. Wala rin. Ano ito kami dito? Sa, pag matutulog kami, lahat nandito sa ano, sa... Dito.
isang kwarto. Ah. So, paano may mga ano yun? Malay ko. Ayun. Kaya nga, basta ang alam namin wala. After wedding lang, doon lang meron. Weh! Oo nga. Oo nga, kasi, bakit? Kasi, mahirap na. Baka di pa matuloy. Wayo. Sa totoong jowa, hindi binigay sa ilo sa kinakabit ng binigay. I see trees of green and red roses too. Patapos. So hanggang sa nangyari, nagulat lang ako nung kasi bumawi siya eh sa mga time na wala siya. Nag-ibang bansa kami. Tapos pumunta kami ng Visayas sa province ko. Ang ginawa niyo doon, nalaman ba niya na may kinabita kang iba bang wala siya? Oo, inamin ko sa kanya. So, yun na nga ang problema din. Gusto niya ipagigantihan yung guy. Gusto niya sirain yung pamilya. Kasi, yun na nga, may asawa ka, tapos nasa US din. May anak din. Ganun pa ginagawa mo. Teka, anong ginawa niya sa'yo? Sino? Sinadan. Ano? Sinadan. Nung yung Amerikano, nalaman niya niloko mo siya? Ginawa niya sa akin? Tawag dito. Yun na, umiyak siya. Sabi niya, ba't ko daw ginawa? Tapos, ano sabi mo? Sabi ko, may sinagot ako sa kanya na... Gusto kong malaman ang sinagot mo sa kanya. Parang sa sobrang labo, hindi ko alam. Ano yun? Yun na nga, sa sobrang labo na natin, hindi ko alam na... Nag-sorry siya. Tapos siguro, na-miss ko siguro yung presensya mo dito. Kaya na, parang natukso ako sa iba. Sabi niya, pwede, okay na naman matukso kay Bit. O bakit parang, sabi niya, bakit sa ano pa, sa may asawa pa. Anong mapaglilingkod ko sa'yo ngayon? Yun na nga. Huwag kang mag-hi, naamoy ko yung tsampurado. Tsampurado, kumain ako, cornic. Mas malala. Tapos? So, yun na nga, gusto na nga sirain yung, kinuha niya naman yung account ko. Yung mga pictures, hindi niya alam na nasa... Lakasan mo. Yung mga pictures, hindi niya alam na nasa akin pa. So, ang akala niya, burado na, ganyan. So, yun na nga, nang actually nung nakita ko yung Facebook ng yung charger nung nakita ko yung Facebook ng yung si married man, okay, nakita ko yung anak niya. Doon ako mas lalong naawa, lalo na sa asawa din, kasi actually lahat ng sikreto ni married man nasabi sa akin, kasi sa lahat ng ako lang napagsiran niya yung ganun. Hindi alam ng ibang naging kaanuan niya rin. So, ayun. So, yun na nga. Ito naman si Mister nga. Gusto niya nga anuhin. Gusto niya nga sirain yung asawa. Gusto niya nga sirain yung pamilya. Kasi gusto niya nga gumanti. Sabi ko naman, sabi ko sa kanya, bago mo gawin yan, kasi may property naman siya sa gantong lugar, sabi ko sa kanya, kung gusto mong gawin yan, tutulungan kitang sirain sila kung gusto mo. Tapos, ilipat mo na lang muna kami sa lugar na alam niyang... Alam niyang hindi niya alam? Oo. Maganda yan, ha? Ilipat mo pa sa lugar na alam niyang hindi pa niya alam, parang hindi ako mahanap. Tama, no? Oo, ang galing ko doon. Kasi malay mo, di ba, paglabas ko, bigla akong yung ganyan sa labas, yung ganyan. Sige, ikaw, ha? Kaya mo, pag hindi na-busy mga polis, papadala ko ng polis sa bahay niyo, ha? Bakit ba hindi na... Diba, imbis na tulungan mo siya na ano, alam mo ate, walang, unang-una sa lahat, you are helping someone, you are aiding, you are providing aid to someone who is about to commit a crime. Hindi. Sabi ko lang kasi, parang pinapakalma ko nga sa kanya. Ikaw nagsabi, di ba? Sabi mo, tutulungan ka ng sirain. Ngayon hindi. Ganto nga, kasi nga gagawin niya na eh. Sabi ko sa kanya, wait lang. Sina-extend ko rin sa kanya. Sabi ko, wait lang. Kung gusto mong gawin yan, tutulungan kita. Ganyan ko na lang siya. Siyempre, kasal na ba kayo o hindi pa?
ka. Kasal na? Oo, nitong March 8 lang. Ah, talaga? Oo. Huh? Hmm. Anong handaan nyo? Madami, siyempre. Wow! Wow! Ah, tapos? Eh, nga, parang kumbaga pampalubag-loob lang sa kanya yung sinabi ko na, oo, tutulungan ko. Ah, anong tanong mo sa akin? Yun ang anong pwedeng ano yun sa kanya, kumbaga parang help na rin yung advice sa kanya na wag nang gawin, ganyan. Kasi yun nga, gustong-gusto niya nga kasing... Anong tanong mo sa akin? Anong pwedeng i-advise din okay, sa kanya? Ganito, ano, alright. Unang-una, convincing mo yung mister mo na wag nang isali sa buhay ninyo yung nakaraan mo. Mm. Oo, para hindi na siya, kumbaga hindi na magulo, move forward na tayo. Mm. Oo, kasi if you keep on bringing that guy into the picture, when does this end? Ganun ang English, ha? Anong tawagan nyo? Love. Ano ba yan? Anyways, anong first name na mister mo? Pwede pa yun. Ayaw kong sabihin. First name lang, te. Kung Steven yan, ang daming Steven sa Amerika, oy! Ah, sige, ano na lang? Ano? Si, ano? Si... Dalian mo na! Si Ross. Sino? Ross. R-O-S-S. Ah, sabi mo, Ross! Stop bringing the guy to the picture. It's part of my past. If you keep on bringing that, we can't move forward. Mm. If you do that, when does this end? Ganon. Oh, ulitin mo. Repeat. Hindi ko naintindihan. Ano ng pusa? Ang galing ko dun eh. Ang galing ko dun eh. Sobrang galing ko dun eh. Hindi mo pinakinggan eh. Praktakan ka namin. Yan, oo. Oh. Lak-lak. Ganon. Ha? Ah. Ganon ha. Stop bringing the guy into the picture. He's already part of my past. Stop doing that. How can we move forward? Ross, if you do that, when does this end? Oh, ganon. Tagalog na lang, Papa Jack, kasi tinatagalog ko naman siya. Ah, sige na. Oh. Tagalog na lang. Oh, okay na yun. Oh. Okay, ganon lang, ha? If you do that, my goodness, ganon, dapat ganon, ha? My goodness, Ross. I want to have a happy life with you. I want to live happily ever after with you. I'm sorry I cheated on you. I thought you didn't love me anymore. So I clinged to another man. I was wrong and I'm sorry, Ross. Stop doing it, Ross. Because if you do that, when does this end? Basta ang ending, lagi ang matatapos sabihin niyang, when does this end? When does this end? Umuntawaan na lang ganda ng linya eh! Ano ba kinatawaanan? Ang ganda ng linya! When? Ay mo! When does this end? Tama ako, hindi ka nabulol ah. In fairness ako, nabubulol ako doon ah. When does this end? Nay, hindi ganun ng tono. Mare, malike. If you do that, Ross. If you do that, walang tea. If you do that, Ross. Ay, when does this end? In fairness si ate, na-try na hindi la. May tuwang ka na. May tuwang ka na, in fairness ha. Galing mo ate, pagbili ng tricycle. Okay, jeep, ano mamangyari? Di ba may negosyo ka na? Tapos ang ganda pa na ng plan niya sa akin. Ganon, oh. Eh, okay, napinakasalan ka naman. Basta ganon, ha. Tapos ganito ka, ganito ka sa kanya. Ganito, pabanata mo siya ng mga, Ross, you know, you're the greatest thing that ever happened to me. Ano na ulit ka, ano? Anak ng pusa. Ganito ka, Ross, you're the greatest thing that happened to me. I thought life would just be a dull life for me until you came along and then you came along and I was like, oh my God, I feel like I'm a princess already. And feeling like a princess, it's already a gift of life. And now you made me a queen from being a princess. So Rosa, thank you very much. Thank you, Ross. Stop bringing the guy to the picture. He's part of my past.
Don't do that. If you do that, when does this end? Ganon lagi. Huh? Tapos ganon lagi yung tono. When does this end? Ganon. Okay? Oh, yeah. Ah, lupet ko, di ba? O, ite ha. Pag nagpunta ko ng Amerika, makikitulog naman. Tinulungan kita, uy. Kalimutan mo nang sinabihan kita na malandi ka. Di ba, totoo naman yon. Pero, at least... at least tinulungan kita, girl. Di ba? Asan ba yung mister mo ngayon? Sa Amerika na. Kailan babalik? Siguro sa December, kukunin niya na ako dito. Yan, sabi mo sa kanya, there should only be one man in this world. Ano na? There should only be one man in this world. There should be only one. Ayan na, nakano ko, lumabas na! Lumabas na yung Pinay side, pero carry lang. There should only be one man. There should be only one man. Yeah, huwag balik ta rin te! You should be one man. Well, there should only be one. There should only be one man. There should be only one man. Hala ka! Uretang tumanon! There should only be one man in this world. Who can cause me worries. Magdulot sa akin ng ano pangamba. Okay. There, Ross. Dapat ganun. Dapat Ross. Ganyan. Dapat medyo yung bibig mo, yung baba mo lalalay. Ross. Ganyan. Ha? Ayan. Ross. There should only be one man. Anak ng pusa. Ang kulit mo naman eh. There should only be one man. Ano when? One! One man. Hindi when. One. Sorry, napingasling ka na eh. One. Uray, tami! Nadalala ka sa sling. Okay, sa pari-enactment, ha? Okay. Ross. There should only be one man. There should only be one man. Who can cause me. Worries. It's you. Stop bringing that guy into the picture. Into the picture. Yeah. Hey! There should only be one man. Who can cause me worries. It's you. Stop bringing that guy into the picture. He is part of my past. Don't do that. If you do, when? Oh, alam mo na. Ano yun ulit? When does this end? Sabi ko nga, when does this end? Diba doon lagi? Doon lagi yung matatapos yung sentence mo kahit ano sabihin mo sa kanya. Kahit ano, lagi mo, Ross, stop being sad na honey. Gumanong ka sa kanya, di ba? Come eat your bacon and your pancake. When does this end? Lagi ang dulo, when does this end? When does this end? Yan. When does this end? Oh, isang tuloy-tuloy ha. Ayusin mo. Okay. Ross. There's only... Anak ng pus! Ako muna, ha? Ha? Okay. Ako muna. Bubuuin ko, ha? Okay? Ganito. Ross, there should only be one man who can cause me worries. It's you.
Stop bringing that guy into the picture. He's part of my past. If you do that, when does this end, Ross? Oh, yan. Oh. Okay. Action! Ross? Easy mo! This only be one man. There should only be one man. There should only be one man in this world. Who is bouncing me? When does this end? Uy, but I was walking. Anyways, makikipagtawanan na ako sa'yo kasi ano, tawag nito, natapos naman na yung ano eh, di ba? Kasalanan mo eh. Maganda, itama mo na eh, di ba? Baka sabihin na iba, pero pag nakonsinti yan, itama mo na. Okay na ako doon. Maganda, itama na. Lahat ng nagkakamali. Nagkamali ka, at tinatay mong baguhin, na bago na. Kaya lang, siyempre, multo ng nagawa mo, di ba? Nandyan pa rin. So, wala kang dyan, pagbabayaran mo yan. Good thing for you, ate, everything worked out to your advantage. No? So, wag mo lang sinahin itong magkakataon na to, ha? Everything works to your advantage. What? Ano daw? Okay? Okay na. Practice lang. Okay na. Okay, kaya mo ng isang bagsakan. Hindi pa rin. Sige na. Sige. Okay. Lights! Lights, ready dyan? Okay. Camera, rolling! Alright, quiet on the set, Wala muna, pakisalit ang mga telepono. Alright, ready, action! Tay, action! Akang pusa! Ulitin ko. Wait lang. Alright, okay, stop camera. Alright, ready, yes! Alright, okay. Lights! Okay, lapel! Nakabukas na lapel! Audio! Audio check! Okay, camera! Rolling! Okay, crapper! Okay, pasok! Quiet on the set! Pakisan yung mga telepono, yung mga tricycle, huwag nyo naman padahanin, mahahagip yan ng, ano, ng audio. Alright, action! Ross, there's only be one man who can cause me worries in this world. Is that being that guy to that picture? Ano? Stop being that's part of my past. It's that's part of my past. Ayaw mo na, okay na to, okay na! Okay na. Huwag natin pilitin, ha? Balikan mo na lang yung live mamaya, tapos. Panoorin mo, ha? Diyos ko, na-record ko na kasi ito makuha. Okay na. Okay naman tayo. Okay yes. Na? Oo. Medyo ano na, nahihirapan na yung mundo, ha? Oo, mukha na silang na-virus. Oo, ha? Oo. Malapit na, papadya. Oo, ha? Oo. Oo, muntik ka magkamalit, eh, ha? Naku ka. Oo. Anyway, salamat sa magtawag. Apo, thank you din. Mag-ingat ka palagi. Apo, kayo din. Huwag ka labas, makakunin ka ng gobyerno. Ha? O, thank you sa pagtawag, ha? Sabi ko thank you sa pagtawag. Apo. Nag-enjoy ako sa'yo, ha? Pasensya ka na, napagalitan kita kanina, ha? Okay lang po. Tanggap ko yun. Ganun talaga buhay, nagkakamali. Ang importante, tinatama natin. We are all going to make mistakes in life. Walang perfect sa mundo. Okay? Apo. Tatawag po ako ulit pag naging success yung tinuro niya sa akin. Yan. Sige. Salamat, ha? Bye! Ayan. Ayan po si Tresha. Basta Tresha magulo eh, no? Basta Tresha pangalan. Ay, nako. Ay, maligayang bati po sa inyo lahat. Kamusta kayo? At nga pala, pangalawang gabi na. Maraming salamat nga pala kay Mama. Nagpadala po siya ng champurado. Hepe, pagdating nung ano, ha? Yung champurado, baba kakunin mo kasi pinalala-move lang. Champurado, may champurado tayo. Sarap, oh. Magdala ka lang ng pambayad ng lala-move.
Oh, ito, pinadala na yung ano. Wow! Ang charge ay 222. Gayun mo ng 800 yung ano, tip. Oo. Oo. Ayan, ha? Oo. Ayan, oo. Wait lang, ha? Ito si gandang Kara. Wait lang, kausapin natin sa ere, ha? Hello! Oh, naka-live pa ako. Salamat, thank you, ha? Thank you. Ha? Wake up. Ha? Hindi, hindi ka naman nakikita. Mag-thank you lang. Salamat sa na-champurado. Sige. Smile kang, ha? Ganda mo, ha? Tinatanong ko, ilang kayo dyan? Ano, 1, 2, 3, 4, 6. Ay, kasi nagpadala ako ng tinapay. Yan, tama yan. Ang galing mo talaga. Alam mo, iba ka talaga. O, next time, chapsoy naman, ha? Sa isang araw. Nangiya ka. Kailangan mo na akong chef, ha? Ito naman, mabayaran naman namin. Pag nakaluwag-luwag kami, oo, ito naman. Okay lang, ano ba? Wow. Gusto mo ba? O pumasok ka na lang kaya? Total, malapit ka lang naman. Walang sasakyan. Ah, dito, sundan kita araw-araw. Bawal, bawal ba? May harang dito sa amin, oh. Pero may stories ka kanina, ha? Oh. Ha? Supermarket, no? Sa tapat lang namin yun, ibalim. Sige, mag-break lang ako, ha? Ito, ito na yung mga tinapay, oh. Ay, sa patingin? Ay, hayop! May palaman lahat, to. Oh. Oh, dapat lang, ha? Kaya magbigay ka na walang palaman, magagalit kami sa'yo. Ipakita ko. Yan, oh, yan po siya, oh. Pakita raw natin, oh. Sa mga naka-Facebook live lang po kayo, nakikita mga sa radyo, huwag ka magtaka, wala kayo makita, radyo po yan. Ang bango ng tinapay. Ha? Ang bango. Simbango mo? Oh, yan, oh. Mm-mm. Apat lang to, dugan ko palang dalawa. Oo, oh, tama. Sige, pumunturaan, huy, oh. Siguraduhin mo, ano, mauubos sa baka, no, masayang, ha? Diyos ko, iniisip pa nga lang ni Hepe yan, eh, nauubos sa kanyang imagination, eh. Oh, sige, ito na, naka-prepare na. Oh, sige na. Walang matitira, ha? Walang matitira, kahit malok ang kakainin namin. Ha? Oh, sige. Okay. Bye. Bye-bye. Ayan, o mga pangga, dalawang araw na, ano, ha, dalawang araw na, na ano, consecutive, ha, si Kandang Karang papadala ng pagkain sa office. Oo, lupit, no? Baka naman sa isang araw, pwedeng pakbet naman. Joke lang, joke lang. Hay, nako. Okay, tawag na. 8721-2429. 8721-2429. Mga pangga. Mamaya tayo magtugtugan ng gitara, ha? Ito muna, coming from Luis Capaldi. Uy, ginover namin ang daughter ko ito. Napakagandang kanta. Someone You Love. Pangga, we are number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radio, sabihin mo! Energy FM.